usapang Marian Rivera naman tayo. Marian Rivera na kinabog na nga ang naitalang record sa TikTok na ni sino nga ba yung paborito ni Niyong na ano na ginagaya niya? Joshua Garcia. Si Joshua, di ba, yung naggaganong-ganon siya nung nag-viral siya, naka 147 million yung kanyang ano TikTok views, o di ba? Pero kinabog na siya ni Queen Marian Rivera kasi as of today na pino-podcast natin ito ngayong August 29 nakaka 148 million views at counting pa. O di ba? Ito yung ano sinayaw niya yung price tag ni Jessie J. O di ba? Ang ganda-ganda ng emote doon ni Marian na ano. Ngayon, bukod doon sa 148 million and counting na views na yon sa TikTok, nakakatanggap ang video ng 12.8 million likes, 671,000 na puso, and 242,000 na share, at 960,000 na view post sa loob lang ng 11 days, yung first 11 days. Pero now, syempre, nagtaas, tumaas pa yan ang tumaas. Pagpapatunay na lamang na si Marian talaga ay isa sa mga kinikilalang prime time queen or mga pinagpipitaga ng superstar sa mga henerasyon nito sa panahon na to. Ayan, with all due respect sa mga ibang nakakasabayan nila, pero with this kind of record sa bagong digital world, sa bagong social media mundo natin, isa nga si Marian Rivera sa most followed, most supported na celebrity. In fact, ang ilan sa mga artists o celebrities na nakasali na din sa dance craze na yan ng na ginawa ni Marian na yung price tag, kasama dyan si Papa Dennis Trillo, na talawang-tawa kami pag ginagawa niya, Shaira Diaz, si Ross Martin, Althea Ablan, si Sofia Pablo, Valerie Concepcion, si Julius Babaw, si Cheryl Cose, Mikey Reyes, Kalat Karen, at marami pang iba. At kahit ang maging ang Thai actress na raw na si Pin Prechaya ay nakiisa na rin dyan sa nasabing dance craze na yan. O, lalapasan na nga yan, bonggang-bongga. Diba? Anyway, speaking of Marian, napaka-visible nito lately kasi nga for the longest time, hindi natin siya napapanood, pero ang may naka-line up siyang TV series, tapos ongoing ngayon yung movie na sinushoot niya for Star Cinema. Ito yung Rewind na pagsasamahan nila ng kanyang real life husband or partner na si Papa Dingdong Dantes, at entry nga ipo ito, isa ito sa mga unang apat na naaprubahan na naging official entry ng Metro Manila Film Festival base sa script, and yung remaining 4 malalaman natin, babalitan natin yan ngayong September kung sino-sino pa yung apat na papasok, kasi exciting nga kasi di ba sa daming beses na rin nating nag-podcast dito, dito pa lang sa unang apat, may Sharon Cuneta, Alden Richards ka na, may Ding Dong Marian ka, plus yung may dalawa pang nakalimutan ko, charot. Plus yung apat nga, sinasabi, posibleng may Vilma Santos, Christopher De Leon, Nora Unor, tapos meron pang Maricel Soriano, may mga ganun. Kaya ang ganda, exciting ang nalalapit na 2023 Metro Manila Film Festival, if ever, na ito mga binabanggit nating di umano'y papasok na or yes i-enter na entries ay makapasa or pumasok sa criteria ng mga komite, at magandang yon dahil may apat ng bongga, madadagdagan pa ng bonggang apat, ay talaga naman magiging masaya ang Pasko ng lahat ng Pilipino. Diba? Ang saya lang yan. So Marian Rivera, sa lahat ng mga fans niya, sa lahat ng mga nagsasabi wala pa rin kupas ang husay niya sa pagsasayaw, dahil isa naman talaga yan sa unang-unang mga talento na ipinakita sa atin ni Marian bago pa siya naging Marimar, bago pa siya naging Jezebel, bago pa siya naging dramatic actress, at bago pa siya naging Mrs. Ding Dong Dantes. Yun naman talagang isa sa mga tatak ng Marian Rivera, yung husay niya sa pagsayaw, paghiling niya, kahit nga hindi naman siya singer, recording artist, pero diba nakapag labas siya ng kanyang single at naging matagal
tagumpay din naman yon. Naging pinag-usapan din siya sa ibang bahagi ng mundo nung pinag-uusapan ng kanyang kagandahan sa Miss Universe. At marami pang mga ibang bansa natin na hangang-hanga sa kagandahan nito ni Marian Rivera. Na ngayong ang pelikulang rewind nila ni Dingdong Dantes ay malalaman natin or mahuhusgahan naman natin ang husay naman niya pagdating sa drama acting. Ang ingay-ingay mo dyan, Niyong, naririnig na naman dito ang mga ginagawa mo dyan. Si Niyong po, yung makulit ko pong anak, na kada podcast ko po ay kung ano-ano mga ginagawang eksena magpapansin lang. Ganun po siya kakulang sa pansin. So anyway, dahil kulang sa pansin yan, pansinin na lang natin po at suportahan din mga fans at tagahanga ni Marian Rivera. Abangan niyo po ang kanyang mga magiging engagement sa television, sa movies at sa mga iba pa. Siya nga ngayon ang bagong tinatawag na reyna ng TikTok. Then reyna na rin siya ng TikTok. Congratulations po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable, Unbettnabus. Nagpapasalamat, maraming salamat sa mga sponsors po namin dito sa aming munting channel po. Para sa inyong lahat po, mga subscribers po namin, sa lahat ng nagbibigay ng komento na sinasagot ko rin yung mga iba na mga dead ma lang, yung mga ibang bashing lang ang alam, hindi naman subscribers, so bakit namin papatulan, di ba? Ganun lang kami kasimpleng magtaray. I thank you. Oh!